Ang probinsya ng Quezon tinaguri ang Land of Thousand Colors dahil sa mayamang kasaysayan at makulay na kultura. Sa lawak ng probinsya, ikawalo ito sa pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas. Isa sa patunay nito ang may 40 kilometro at pinakamahabang ilog na makikita sa bayan ng Infanta, ang Agos River. Mahalaga para sa mga taga-Infanta Quezon itong Agos River, yung pinakamalaking ilog sa kanilang lugar. Kasi bukod sa yung tubig dito, ang nagsisilbing irigasyon para sa kanilang mga palayan, marami rin daw makukuha dito, mga alimango at saka hipon. So ito po yung mga ilalagay natin na mga tain doon sa ano, sa ilog. Opo. Ito ngayon yung pain. Opo. Oo. Ano po yan? Opo, niyo po. Inihaw. Inihaw? Ah, kailangan inihaw. Opo, para po mabango. Isa sa tradisyonal na paraan ng panghuhuli ng hipon sa Infanta ang paggamit ng tain o trap na gawa sa kawayan. Mas maliit ang trap na ito kumpara sa ibang shrimp trap na ginagamit sa ibang probinsya. So yung mga tain, nilagay na nila kahapon pa. Tapos pina-overnight na nila. Ngayon, kukunin na lang natin yung mga sinetup nila tapos maglalagay tayo ng bago para bukas may makukuha na naman si Mang Dado. O, tara po. Ilagay na po natin itong mga itez. So, ito yung tain na kung tawagin nila or yung trap. So, makikita ninyo, dalawa yung butas niya, dito at saka dito. Pero dito, sinarado na natin yan. Tapos dito, banda, yun! Naaamoy mo talaga yung malansa! Sa pagtatanim ng tain, kailangang nakaharap ang hulihang bahagi nito sa daloy ng agos sa ilog. Sa paraang ito, mas maraming hipon ang mapapasok sa itatanim nating tain. Kailangan din itong patungan ng mga bato na siyang magsisilbing lock ng mga tain para hindi ito anurin. Ayos na yan. Iwan natin dyan. Tapos bukas babalikan. Oh. Ito yung nilagay natin ditong tain kagabi. Ay, tama. Tain kagabi. Sana may huli. Sana may huli. Apo, may nahuli kami. Ayun o, oh, meron! Ang liliit! Mayroon pong malakalaki. Dito po sa kamila. Ito, ito, ito. Tignan natin ito. Ay, shak-shak-shak sa makama. Ito, parang may malaking isa. Tsaka, parang mga alimango maliliit. Baka kagatin yung mata ko dito. Tingin, tingin, patingin, patingin. Oh, ayun, no? Maliliit din. Mas mabigat ito, kuya. O, kuya, kunin mo na yung isa pa. Ito yung pina-overnight na dito. Ano, may laman, kuya? May laman? May laman? Maliliit din. Maliliit? Oo. So, ayan, nakakuha kami ng limang tain. O, sige, taktak nyo na! Ayun, marami! Wow! 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 May isda! Ito, marami! May isda pang huli, o! Oh. Marami pong kuha, mas marami po yung kambing. Oo, oo! Teka, nagtatalunan! Nagtatalunan! Huwag kayong tumakas! Kuya, may tumatakas! Tumatakas to! Huwag, hindi pwede! Hindi pwedeng tumakas! Ay, iba! Iba! May hipong malaki! Ayan, medyo may amoy yan. Ay! Wait lang. Tumatakas yung iba. Kuya, kunin mo. Ay! Huwag kayong tumakas! Ay, kuya, tumatakas. Wala ba takip to? Wala. Ah! Teka, ito pa, oh! Nay, wait lang. Ano, halika na. Kasi ilagay na natin, takpan natin to. Nagtatalunan eh. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ano ba? Sige na nga, tumakas na yung isa. Ano, meron? Okay, go. Oh, sige, tara. May apat na klase ng hipon na karaniwang nahuhuli sa Agos River. Ang hipong tangkawan o yung hipon na kulay puti, taripis o hipong may mahabang sipit, taripis kasi meron siya, basta kapag merong
mahabang sipit, tapos medyo mahaba rin siya, taripis yon. Hipong kalabaw. Paano naging kalabaw? Ang liit! Kasama po! Pamipintawag ang hipong kalabaw yan. Ito? Opo. Sus, kaliit! Kalabaw ang tawag sa hipon na ito dahil may pagkakahuwig daw ang kulay nito sa kalabaw. At hipong itlugan o yung hipong karaniwang nagdadala ng mga itlog. Ang mga hipon sa Agus River, diretso sa kusina. So wag po kayo mag-aalala kung maliliit po itong hipon na to kasi tinatadtad. Pero babalatan muna. Pag malaki po, binabalatan. Pero pag maliit, hindi na po. Ah, so yung ganito kaliliit, pati ano na? O, kasama na po yung balat. Balat niya, pati ulo niya. Opo. Tatadta rin na lang. Opo. Tapos, kapag tinadtad niyo po yung hipon, magiging ganito po ang itsura. Pinong-pino. Una munang paghahaluin ang tinadtad na hipon at nyog. Saka ihahalo ang bawang, asin, sunod itong ibabalot sa dahon ng gabi at kalalawan. Gumagamit ng dahon ng gabi at kalalawan ng mga taga-infanta dahil sa dagdag na kakaibang lasa nito sa tinadtad. Ilalagay po natin dito sa kaserola. Lahat po sila. Sunod na ilalagay ang dahon ng tanglad, luya, pangalawang pigang gata at asin. Pakukuluin ito para kumatas ang nyog. So habang niluluto natin yung mga binalot nating tinadtad na hipon, magluluto tayo ngayon ng sauce. Sa kawali, paghahaluin lang ang kakang gata, bawang, luya, paminta at patis. Lalagyan din ito ng dahon ng tanglad. Haluin ito hanggang sa lumapot at maging creamy ang texture ng sauce. So, pagkatapos ng 30 minutes, ganito na yung magiging itsura ng binalot ninyong tinadtad na hipon. Natuyo siya talaga. Opo, tinutuyo po talaga. Yan po, ibubuhos na ganyan. Ayun! Wow, ang sarap! Tapos kung gusto ninyo mas maanghang, lagyan nyo ng sili. Pwede po lagyan ng sili. Yun. Sa gusto ba ang eto na po, luto na ang ating ginataang tinadtad na hipon. Limnam-nam! Sarap! Parang pinangat. Tsaka hindi siya malansa, ha? Hindi malansa at all. Tapos di ba may ibang pag nagluto ka ng gabi, mapait-pait? Ito wala. Hindi mapait yung gabi. Perfect na perfect yung blend ng gabi dun sa tinadtad na hipon. Tapos yung linamnam ng gata. Good. Harap.